normal na siya. Ito mga boss, meron tayong nabili na temperature gauge, circuit ang brand, pero wala siyang kasamang temperature sensor. So titingnan natin kung compatible ba 'to itong sensor natin sa ating temperature gauge. And mga boss, ito yung ating normal engine temperature. So wala pa sa kalahati ng ating temperature gauge. So titingnan natin. So ikakabit natin dito yung ating bagong temperature gauge dito sa ating existing na temperature sensor. So susukatan muna natin ng resistance kung ano ba yung resistance na ibinabato niya dun sa ating temperature gauge. So dito 73 ohms. Ayan. Mga boss, yung ating temperature sensor or sender ay nakakonect dun sa ating temperature gauge S terminal, yung sender terminal. Ayan. So dito sa ating temperature gauge, meron tatlong terminal dyan. So ayan, yung ground nakakonect sa ating negative terminal ng ating battery. And then ito naman yung positive ay nakakonect dun sa positive terminal ng ating temperature gauge. So dito mapapansin nyo dito, ayan. So sa 70 ohms na ibinabato ng ating temperature sensor, ay ang gauge natin ay nag-overheat. So titingnan natin kung bakit ganun. So ito yung kanyang connection. So mamaya i-explain ko sa inyo yung kanyang wiring. Just in case makabili kayo ng ganitong temperature gauge, so it doesn't mean defective or faulty na yung ating temperature gauge. Guys, ito yung magiging wiring ng ating temperature gauge. Dun sa likuran ng ating gauge ay may tatlong terminal. Then dun sa isang terminal may nakasulat na S, yung isa naman G, and then yung isa ay I. Yung S ay para connection sa sensor or sa sender natin. So ito yung pinaka sender natin. Ito. So ang nangyari, i-connect lang natin to. Ayan. Dito sa ating ito yung sender na yan, yan. And then itong part ng ating sensor ay nakakonect naman to sa ating ground. Dito naman guys is yung G is yung ating ground. So i-connect lang natin to sa ground or negative ng ating battery. And then ito ay I para to sa ignition switch. So nakakonect to sa ignition switch natin. Nakakonect to sa positive ng ating battery. And then itong green na to ay positive yan para sa ilaw ng ating gauge. So lalagyan lang, i-connect lang natin siya dito. Ayan. Para magkaroon ng ilaw. Then yung negative naman ito, ito connected yan yung negative nito at saka dito. So i-connect lang din natin yan. Ayan. So although may negative na tayo dito, naka-insulate kasi siya dito. So walang connection between ito at saka yung body ng ating gauge. So ito yun na yung magiging wiring natin guys. Ayan. Ito na yung battery natin. Ayan. Dito guys, i-connect lang natin yung I terminal dun sa ating positive terminal ng ating battery, and then iti-test natin yung ating ilaw. So yung green na wire ay kinonect ko lang dun sa I terminal, which is yung positive. And then yun, kumuha lang ako ng ground dun sa negative
connection ng ating temperature gauge. Ayan, so naka-insulate kasi yan. So, ayan, so testing natin kung iilaw ba yung ating temperature gauge. So, gumagana yung ilaw ng ating temperature gauge. Dito mga boss, gumamit tayo ng resistor 267 ohms. Itetest lang natin yung response ng needle ng ating temperature gauge. Yung resistor na to ay ito yung pinaka sensor natin. Halimbawa, ang output ng sensor natin is 267. So ano yung magiging indication ng ating temperature gauge? So nasa mga 140 degree Fahrenheit. So dito naman gumamit tayo ng mga 50 ohms na resistor. So titingnan natin kung ano magiging response ng ating temperature gauge. Ayan, kinambit lang natin siya. So gamit ang 50 ohms na resistor ay nag-overheat or beyond dun sa range ng ating temperature gauge. So para magamit natin yung ating temperature gauge dun sa ating existing temperature sensor, so gumamit tayo ng almost 200 ohms na resistor. So naka-series dalawang 100 ohms na naka-series, and then halimbawa ito yung magiging output ng ating temperature sensor na sa mga 50 ohms. So ikakabit lang natin siya dyan. So dito mga boss, nasa mga 250 ohms ang pinaka resistance ng ating temperature sensor halimbawa. So ngayon titingnan natin kung ano yung magiging response ng ating temperature gauge. Ayan, so based dun sa ating 250 ohms, so somewhere nasa mga normal range lang siya ng ating temperature. Ating temperature ngayon, so wala pa sa kalahati. So tatanggalin lang natin yung ating existing na temperature gauge, then susukatan muna natin ng resistance. So nasa mga 70 ohms ang binabato ng ating temperature sensor. So dito mga boss, ikakabit natin yung ating temperature gauge na may naka-series na 200 ohms na resistance. So ngayon mga boss, i-coconnect natin to sa ating temperature sender or sensor. So naka-series lang yung 200 ohms. Ikakabit natin to dun sa ating temperature gauge. Yung kinakabit ko ngayon ay ito yung ground terminal dun sa ating temperature gauge. Then ito naman ay yung positive or yung I terminal. So ayan, kakabit na natin yung pinaka sensor niya. So ayan, nasa normal reading na siya. Ayan mga boss, so okay yung ating temperature reading after natin linagyan ng 200 ohms na resistor just to compensate lang yung ating output resistance output ng ating existing na temperature sensor. Ayan. Ito yung kanyang wiring connection. Yung red is yung positive or yung pumunta sa ignition, and then yung green ay sa ground or negative terminal ng ating battery. Ayan, so ito na yung kanyang normal temperature reading.